Hi guys, Jason here. Ngayon mag-change oil ako ng aking Mazda Friendee. Kung ang yung sasakyan is Ford Preda, pwede rin kasi same lang tayo ng makina, we share same platform. So guys, before that is shoutout muna tayo sa ating Mazda Friendee Ford Preda Club Philippines. If hindi ka pa member dyan and then meron ka naman gandong sasakyan, pwede mo i-click yung ating Facebook page or yung messenger group natin para maging member ka na rin dito. And then if nakakapanood ka ng aking video pero hindi ka pa subscribe sa aking channel, so much better na i-click mo na yung ating subscribe button dyan and then pati yung ating notification bell para every time na ako yung nag-upload ng bagong video, updated ka agad kayo. Madali nyo itong mapapanood sa ating YouTube channel. So start na tayo, then kailangan nyo lang ilista yung mga ating mga kakailanganin guys. So PPE kailangan natin, at least meron tayong gloves tsaka yung eyewear natin. Kailangan din natin ng 19mm socket para sa ating drain bolt para makalas natin siya. And then ito is optional lang to, yung filter wrench. Kung medyo mahigpit talaga, pwede nyo gamitan ng ganito guys, pero huwag nyo gagamitin pang higpit tong ganito, okay? Then yung flashlight, pang nag-inspect tayo, kailangan medyo maliwanag. Then imbudo, gagamitin natin para hindi masyadong tapon-tapon. Yung mga lumang container, paglalagay ng lumang langis. Mga drain pan, wala kasi akong malaking drain pan, kaya isa-isa na lang. And then yung ating mga pangkalso sa gulong for safety. So kailangan natin yung ating prepared na langis, bahala na kayo kung anong gusto yung langis, kung anong ganito talaga. And then ang oil filter. If first time mong mag-DIY na ganitong chainsaw, ang kailangan mong unang malaman dyan kung ilan ba yung kailangan mong nalangis at ano ba yung oil filter na bibilin mo para sa iyong sasakyan. Well, nasasagot yan ng ating mga service manual. At the same time, kung wala man kayong ganyan, sa ating mga forum. So, importanteng may mga na-join kayo mga forum sa inyong mga sasakyan. Very helpful yung kasi marami po nagbibigay ng mga tips, mga nalalaman nila sa sasakyan natin. At the same time, ikaw rin, nakakapag-share ka rin ng mga experiences mo sa iyong sasakyan. So guys, ito yung aking langis. No? Hindi naman ako sponsored ng Castrol, pero ito na kasi yung nakagis na kong ginagamit. 15W40, standard na lapot ng langis dito sa atin sa tropical countries. Then kailangan natin ng 6.5 liters. Bumili na ako ng 7 litro niyan. And then isang oil filter, 306. Any brand, walang problema. Mostly kasi ang dating ginagamit ko is Vic. Ngayon ko lang matatry yung Bosch, pero alam naman natin ang quality ng Bosch pagdating sa mga auto parts is napakaganda rin naman. For example, yung mga busina, no, yung mga ilaw, alam natin yung spark plug, magaganda ang mga pyesa ng Bosch. And then guys, pagbago yung filter, ugali ko rin eh, ini-inspect din to. So huwag kayong magtitiwala ng 4K factory siya, siguradong sure na okay lahat. So check nyo yung oil seal niya kung meron, tsaka yung o-ring niya kung okay din. And the same time, itong ginagawa na ko, no? So sinasaturate ko rin yung ating bagong oil filter ng bagong langis. Ayan, inaya ko siyang i-absorb ng bagong langis yung ating filter. Bakit natin ginagawa yan? The same time, ginagawa ko is pinipress down ko yung oil seal. Yung rubber flap niya sa loob. Diyan kasi dumadaan yung langis. Sinutulak ng oil pressure yan para bumuka. And then pag wala ng oil pressure, nagsasara yan. Kapag nagsarado yan, hindi yan bumubuka. Kukonti o limitado yung langis na pumapasok sa ating makina. So magkakaroon ng oil starvation yon. Possible na makasira sa ating makina. Then bakit din natin sinasaturate yun ng langis is para yung maiwasan natin yung mag-start ng dry yung makina. At di ba, no, isipin mo gano'ng nakarami ang langis na binusgo dyan, pero it keeps on absorbing pa rin, halos kalating litro ang nagamit natin dyan. So yung simpleng pag-prepare na ganyan is malaking bagay ang itutulong niyan sa ating makina. And then kapag hindi na siya sumisipsip, yung excess na langis niyan is binabalik ko na lang para magamit natin uli. Kasi nga matatapon yan once na i-install na natin yan sa makina, dahil nga yung location ng langis oil filter natin is may nakatagilid siya sa makina. So guys, safety first muna tayo. Maglagay na tayo ng kalso sa ating gulong, yung parking selector natin nasa park, then yung ating
handbrake dapat naka-engage properly, guys, no? Since susuot tayo dun sa ilalim ng sasakyan, buti na sigurado. Then, tanggalin natin yung dalawang plastic cup na yan, na parang nut, na para sa ating center console para ma-access natin yung pangatlong latch ng ating upuan at ma-open natin yung ating engine bay. So, ito yung unang latch natin. And then, meron pa tayong dalawa sa ilalim ng upuan. Ayan. So, even kapag binabalik natin, make sure na naka-properly engage yan o naka-latch na maigi yan. Ha? Kasi ayaw natin bigla na lang aangat yung upuan natin. Tilt lang natin yung ating sandalan and then iangat na natin yung upuan para ma-access natin yung ating makina. By the way, sa driver side dyan, no? Dyan ang side ng ating oil cap at yung ating yan, yung ating dipstick. Dyan sa driver side. O yan, nuhugot lang natin siya. Then check natin yung langis. O, medyo mababa na yun sa akin. So, make sure lagi lang na nakalagay yung dipstick na yan, naka-insert yan maayos. Ngayon, pwede na natin tanggalin yung ating oil cap para mas mabilis po nating ma-drain yung ating langis. So, yung ating oil filter is nakalocate yan dito sa ilalim ng turbo. So, andyan, ayan, nakita nyo, pa-side po siya. Well, that's why yung ating excess na langis doon sa bagong filter is binalikod na lang doon sa bote kasi matatapon siya. Yung drain bolt naman natin is nasa may passenger side ng makina. So, na-crack open ko na yan ng ating 19mm. Guys, may two option para sa pagde-drain ng ating langis, no? Pero both naman, parehas naman is wala naman issue. So, yung unang option yung, let's say, sa gabi, then sa umaga mo siya i-drain para yung overnight na pagbaba ng langis is na-accumulate lahat yung langis sa ilalim ng ating pan. So, pagka din-drain mo siya, halos lahat ng langis makukuha mo. Kaya lang, ang problema dyan, mas kapal yung, I mean, mas stick yung langis, kaya medyo mas matagal siyang ma-drain dahil nga malamig. Lalo na siguro pag malamig ang panahon, mas lalong mabagal. Okay lang, wala ako masyadong inaantay, no? Yung option to naman yung start mo yung makina, medyo pakyatin mo na sa warm, sa working temperature para yung pag-drain mo ng langis is mas mabilis kasi mas parang mas thinner yung langis niyan. Ang ano naman diyan, downfall naman diyan, mostly naman yung ibang langis is pumasok sa mga cavities ng makina kaya hindi siya masyadong ma-drain lahat. Then pag gagabitin mo yung gantong option, medyo ingat lang tayo kasi mainit na yung makina, pwede kang ma-injury dun sa init ng makina mismo, at the same time yung langis baka medyo mainit. Then ito yung ating drain bolt, no? Medyo na ano na, bugbog na, kailangan na ng palitan. Then habang inaantay natin maubos yung langis, pwede na natin tanggalin yung ating oil filter. So kinrack open ko yan ng aking filter wrench kasi medyo maigpit na. Kaya yan, counterclockwise lang pag mag-open tayo ng ating langis. Then, make sure na meron tayong pansalo sa ilalim kasi maraming panlalabas na langis dyan sa ating filter. Then, pansin nyo sa taas ako nag-a-access kasi medyo mahirap pag sa ilalim kasi mababa yung clearance ng ating sasakyan. Napakahirap sumuot. No? So, pwede na natin yan ibaba dun sa ilalim. And then, another na lagi nyong ugaliin is after nyo punasan, is inspect nyo rin ng maigi yung ating oil housing. So, possible na kasi nangyayari dyan, may naiiwan na oil seal dyan. So, make sure na sumama yun doon sa lubang filter. May mga makina na nasira na dahil sa ganun na naiiwan yung lumang oil seal dyan sa loob ng filter housing. So, yan. Nandun naman sa loob yung kanyang oil seal. Then, ito yung ating bago. So, since magkaiba ito ng brand, ini-inspect ko sila is pinagko-compare ko kung parehas ng parehas. Kung parehas ng parehas ba. Kasi magkaiba ng brand eh. Which is okay naman at parehas naman. So, pwede na natin itong ilagay sa ating makina mamaya. So, guys, hindi ko lang na-videoan yung aking paglagay dyan kasi nasira yung video. So, pagka i-install nyo na yung langis, is clockwise lang, yung oil filter, is clockwise lang yung pihit. Then, hand tight lang, ha? Huwag nyo sobrang higpitan, huwag nyo gagamitan ng filter wrench, no? So, hand tight lang, hayaan nyo yung oil seal mismo, yung gumawa ng kanyang trabaho.
Then pwede na natin ibalik yung ating drain bolt. Ganun din ulit dyan sa ano, sa ating drain bolt, hindi rin yung sobrang higpit. Hayaan nyo yung crush washer, yung mismong ang magsisil ng ating drain. No? Tamang pag-crank lang, huwag yung sobrang higpit. So, pwede natin ilagay yung ating langis, 6 liters. Ilagay natin dyan. Then, ibalik natin yung ating oil cap din, ha. Huwag kakalimutan. And then, i-check natin yung ating level. So, dapat yung level ng ating langis, since nakapatay yung makina, is nasa full dapat yan, nasa letter F. No? So, yan yung tamang reading, pagpatay ang makina. So, i-crack na natin yung ating engine. Wait muna natin mamatay yung glow plug pag tayo nag-i-start. Pag nag-start na siya, i-warm up lang natin yung ating makina sa ating working temperature. Then, pwede na tayo mag-inspect kung may nagli-leak ba sa ating mga tinanggal na parts, katulad dyan sa filter. So, yung may mga leak ako nakikita, which is pwede kong gawin next project. Then, sa ating drain bolt, kung meron ba. Yung mga leak kasi parang galing sa aking head. So, yan. So, pwede natin ibalik yung ating mga cover, yung ating upuan, yung mga latch, kailangan properly naka-engage, no? Then yung ating center console. Ayan. So, if may time, pwede natin i-test drive, mas maganda. Para mas mag-circulate yung maayos yung langis. At the same time, yung kung may mga leak man, mapapansin mo ka agad yan. Kasi kung minsan, kung walang load yung makina, hindi lumalabas yung mga leak. So, ayan. The other day, pwede nyo i-check uli yung langis yung pagka nakaparada na. And then, kung kinulang uli yung langis nyo sa F, pwede kayong magdagdag. So last na gagawin natin is yung ililist na natin yung date, yung mileage, saka yung mga price ng ating mga ginamit. Katulad ng oil filter, nung ating mga langis na ginamit. So yun din guys, yun yung the way na paano tayo mag-change. So again guys, napaka-importante, nag-chat tayo ng ating, no, nag-record tayo ng ating mga maintenance. No? So yung kung kailan natin sinenso, yung ano man ginawa natin sa sasakyan. Saka yung mga, even yung mga price ng mga parts, nililista din natin yan. So, para meron tayong track kung magkano o magkano ginastos natin dati. So, importante rin yan, meron tayong ganyan guys. Yung sa DIY, hindi naman ganun kalaki ang diferensya ng cost natin, no? Versus sa kung sa shop. Ang kaiba lang doon guys, yung kapanatagan, yung alam mong ikaw nag-inspect ng mga ng sasakyan mo, yung mga maliliit na details na gagawa natin. Hindi yan katulad kasi sa shop, minsan minamadali yan. So tayo, since atin yan, tayo yung nagagawa is very antoro. Very yung quality ng trabaho is iba pa rin pag tayo ang gumagawa guys. So hopefully guys, nakatulong tong video na to. And then, kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, i-click nyo lang yung subscribe button. Then yung ating notification bell. Para regularly makatanggap kayo ng aking mga ina-upload na video sa channel na to. So guys, again, thank you for watching and see you on my next video.